Denise, parang napakabango ngayon dito sa ating conference room. Naku ate, alam mo ba kung bakit nabango ngayon dito? Bakit kaya? Dahil nandito sa dala ko. Ano yan? Coffee beans. Related kasi dito ang topic ngayon sa live natin. So magandang hapon po mga ka-Ender Pouch. Kamusta po kayo? Ngayon po, kayo po ba ay nasa business ng coffee? Or mahilig po kayong magkape at naiisipan nyo na po na pumasok sa online coffee business. Gusto nyo rin po bang malaman ang inyong magiging packaging choices kapag ang product na po ay kape? Kung tama po ko, para sa inyo po ang live dito. Sa ngayon po, ngayong linggo po ito, ang pamimigay po namin ay ang aming coffee brew bag. So, ito po siya. Ito siya. Ayan. So, ito yung latest at trending po na packaging ng coffee sa ngayon. So, mamimili po kami ng 3 lucky winners at each winner ay bibigyan po namin ng 10 pieces free. Ang kailangan nyo lang pong gawin is i-like and i-share po ang aming Facebook Live. So, kindly click po the share button below. So, ayan. Yes. Ngayong live nito, ipapaliwanag na po natin or ipapakita natin ng iba't ibang klase ng packaging choices nyo po kung ang product nyo po ay coffee. Paano po ipapak gamit ang mga packaging na ito at ano po ang available sizes. So, pakalala ulit tayo, Ate Charlotte. Ako nga po pala, si Denise, kung sinusubay pa yan po ang aming live, for sure po, kalala na po ako ng ating mga ka-Entra Pouch. So, sana matulungan po ulit kayo ngayong week. Kasama ko po ngayon si Ate Charlotte. Hi guys! Hi po! So, siya ang ating kasama para sa ating discussion at demonstration para ngayong araw. So, naiisip ng marami na kailangan may valve ang kanilang packaging. So, ano nga ba ang itsura ng valve? So, ganito po siya, Ate Charlotte. Pakita natin. Yes. Ayan. So, ayan yung nakikita niyo po na bilog. Yan po yung valve. So, ang valve na po na ito is one-way. Paano siya naging one-way? Kasi yung hangin po sa loob ng pouch is pwede siyang lumabas. Pero yung hangin sa labas ng pouch is hindi siya pwedeng pumasok sa loob. So, ano nga ba ang purpose ng valve, ate? Ang purpose ng valve, may isip natin, is para siya sa aroma ng coffee, para maamoy siya sa loob ng pouch. Tama naman yon mga ka-Entra Pouch. Pero ano nga ba ang main purpose ng valve? Ang main purpose po nito is para mailabas niya yung gas na nanggagaling sa freshly roasted coffee beans. Dahil nag-emit po kasi ito ng carbon dioxide. So, kapag ang gagamitin niyo po is yung walang ganito, walang valve, may possibility na lumobo or pumutok yung inyong sealed pouch. So, papakilala ko po sa inyo yung mga pouches natin na may valve. Unahin natin ang stand-up pouch, ganito. Dalawang klase ang meron siya. Isa po yung may regular zipper. At yung isa po ay ang ating easy zipper. So, ganito po yung itsura ng regular zipper. Unahin natin ito, ate. So, ganyan siya. Ayan. Yun yung ordinary ziplock po. So, pwede nyo rin po itong i-sealed sa top part ng pouch. Any ordinary sealer po pwede. So, ayan, may tear here siya. Makikita naman natin. Ayan, so bubuksan nyo lang po dito. Tapos, okay na po yun to open. Ayan, makikita nyo na po yung loob ng pouch. Yung pangalawang klase naman po natin is yung ating easy zipper. Marami sa mga walk-ins natin, Ate Charlotte, ang nagtatanong, paano ba gamitin kapag ang pouch mo ay easy zipper? Yes. Ngayon, kailangan nyo lang po siyang i-seal sa taas ng pouch. Any ordinary sealer will do po. Tapos, yung nakikita nyo po na pull tab to open, ayan, kailangan nyo lang siyang buksan. So, ganito po siya. Ganito yung magiging itsura po niya. Pag natanggal yun na po, yan, yung pull tab to open, may makikita po kayong ziplock sa loob. Ate, pakita natin. Ayan, bubuksan nyo lang po yun. Then, okay na, makikita nyo na po yung coffee nyo sa loob. So, sa ganitong klase, ganito yung iba't ibang kulay na mapipili nyo po. Ayan, sa stand-up, meron po tayong craft type. Ayan. So, kung may iba pa po kayong color na gusto nyo pong pamilian, pwede po ninyong i-check sa aming website, which is www.entrepouch.com. Tapos, ang ating pangalawang klase ng pouch na may valve is ang ating gusseted pouch. Ito po yung itsura niya. Dalawang klase din po siya. Ang una po is yung pointed base at yung pangalawa is yung square base. So, ano
itsura ng pointed base. Ganito po siya. Ayan po. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Like and share nyo lang po itong FB Live namin para may, manalo po kayo ng aming mga... Coffee brew bag. So, ganito yung ilalim po ng pointed base natin. Ayan siya, yung ilalim niya. So, para mapatayo po yung ganitong klase ng pouch, kailangan nyo lang po siya lagyan ng laman sa loob. So, lagyan natin ng laman sa loob, ate. Lagyan natin kasi konti lang ang laman niya. So, ito yung ating beans. Tapos, measuring cup. At lagyan natin ng laman sa loob. Ayan. If may mga question po kayo, tanong lang po kayo, mamaya sasagutin po namin yan lahat. Okay. So, yung ilalim niya, ate, kailangan lang siyang tupiin. Ganyan. Ganyan yung magiging itsura ng ilalim niya. Tapos, kapag may laman na siya, ayan, mapapatayo niyo naman na po yung pouch. Ayan. So, ulitin ko po, any ordinary sealer po, pwede po sa ganitong klase ng pouch. Okay. So, yung pangalawang klase naman natin, ito po siya, yung ating square base. Ang ating square base, meaning flat bottom siya. So, kahit wala pa pong laman, yung pouch nyo, is makakatayo po ito. Ulitin ko po, ito pong klase ng pouch na ito is naka-easy zipper. So, ganun po ulit. Kailangan nyo lang po i-seal yung top part, pull tab to open, tapos okay na po yun. No need na pong buksan yung nasa taas kasi kung may ziplock naman na siya sa loob para ma-open yung pouch nyo. So, sa ganitong klase po ng pouch, ito po yung ibang choices. Ay, ito pa po pala yung sa iba, sa stand up. Ayan. Yes. Ayan. So, ayan. So, sa ganitong klase, yung with valve natin na pouches, marami po tayong pwedeng pamilihan. So, kailangan nyo lang po i-check ang aming website, which is www.entrypouch.com. Type nyo lang po yung word na valve, tapos lalabas po yung aming pouches. Yes. Denise, naka-receive na tayo ng isang question. May question tayo galing kay Ma'am Mary Joy Cordero Juanico. What is the most efficient coffee packaging bags? Actually, lahat naman siya. Yes, sige. Dadagdag ko rin yung Pogo 002. Normal kasi ginagamit ng mga wholesaler kasi mura and efficient siya. Bale, papakalala pa lang natin si Pogo 002. Bale, ate, ipunin natin yung questions na yan. Mamaya, magsasagot talaga. Yes, sige, sige. Kanilang mga questions. So, ang ating pangalawang type is yung walang valve. Yung walang valve naman po, ganito yung itsura niya. Ganyan, super plain pouch po siya. Ayan. So, ito, mas ginagamit siya for ground coffee. Para naman po sa ating mga ka-entry pouch na nagtatanong kung paano naman kaya kung coffee beans ang prata ko, tapos gusto ko gamitin walang valve. Pwede naman po yon kung nakarest na po sa tamang oras or sapat na oras yung coffee beans nyo, hindi na po yan mag-emit ng gas. So, ganun po yung ginagawa ng ibang company bago po nila ilagay sa loob ng pouch para pwede pong gumamit ng ganitong type. Tapos, tandaan po pala natin, reminder po, hindi po nire-recommend ang entry pouch na gumamit po tayo ng parang packaging with window or may clear yung isang side. Kasi coffee is affected by UV light. So, kapag natamaan ng UV light ang inyong coffee, yung freshness ng coffee at yung flavor. Apektuhan. Yes. So, parang mas okay, mas suggested natin is yung wala talagang window. Yes, Denise. Side. So, unahin natin ipakilala naman ngayon yung gusseted pouch. So, ito siya. Ang ating Pogo 001. Ayan. Color gold siya, pointed base. Pogo 002. Color silver. Ayan, may iba't ibang sizes po yan. Mache-check nyo rin po yan sa aming website. At kung ayaw nyo naman po ng ganito, gusto nyo ng craft, meron din naman. Pogo K 001, 002, and 003. Ayan. So, ayan. Meron din naman tayong walang valve, tapos square base. Kung yung itsura nyo. Ayan. So, ganun po ulit. Kahit wala siyang laman,
pwede na po siyang, pwede na pong makatayo yung packaging. So, itsura niya. Ayan. Then, yung red. Ayan. May iba po itong color. Pwede nyo pong i-check sa aming website. So, ang next natin, ang ating stand-up pouches. Ang stand-up pouch natin, say-say natin natin, ah, medyo marami. Yes. Actually, di pa kompleto yan, ate, sa sobrang dami ng kulay na pamimilian. Ayan. Ayan. Color brown. Color silver. Color red. Color black. Ayan. Color green. Ayan. Kung saan po babagay yung logo nyo, yun po yung i-purchase natin na pouch. Blue, white, and then craft. Meron din tayo. Ayan. So, sa mga nagtatanong ate, baka kasi meron naman dyan na viewers natin na curious na paano naman kung gusto ko na ang gagamitin ko without valve, pero gusto nilang lagyan ng valve, yung kanilang pouch. Pwede po yun. So, papakalala ko po sa inyo yung ating sticker valve bago ko po siya i-demo at ipakalala. At Charlotte, saan ba nila makikita ang price ng sticker valve? Ang sticker valve makikita nila dito sa price sa website actually. Pero meron din akong price dito eh. ₱5. ₱5 per piece. Ang sticker valve, ang minimum niya is 1 sheet, which is 40 pieces yon sa isang sheet. Ayan. Okay. So, search nyo lang po sa aming website, www.entrepouch.com, sticker valve po, para makita niyo po yung price and yung specs. Tapos, ganito po yung itsura ng sticker valve. Ganyan. So, kita ba ate? Yes, kita. So, ang sticker valve, itademo natin siya paano gamitin. So, kunwari, ito yung pouch natin. Ang kailangan lang natin is yung pouch, yung sticker valve, needle, yan. Yung Denise, I have a question lang. Bakit kaya kailangan, bakit pa kailangan gumamit ng ano? Built-in, ng sticker valve, eh, meron naman tayo mga built-in pouch. Ah, ganito po yun. Kasi kung makikita nyo po sa mga pinresent ko kanina ng mga pouch, mas maraming pamimilian kasi na color and sizes sa mga walang built-in valve. And pangalawa, kasi gusto po natin na may sticker yung, ano natin, di ba? Sticker yung pouch natin. Pero ate, sa ngayon, pakita natin paano siya i-apply. Okay. So, ayan. Kailangan nyo lang puputasan yung gitna ng part ng pouch. Ayan, tapos na po siya. Tapos kuha po tayo ng sticker valve. Dikit po natin. Kailangan gitna po yung butas na ginawa natin. Ayan. So, ganyan siya. So, yung sinasabi ko po kanina na gusto nyo pong lagyan ng sticker yung inyong pouch. Hindi kasi siya pwedeng, actually pwede naman lagyan yung may valve, kaso hindi ganun kalaki. Kasi ganito po yung may valve eh. Ganyan siya. So, matatakpan yung valve. Sa ganitong klase kasi, pag walang built-in valve, pwede po kahit ganito kalaking sticker. Tapos kapag kalagay niyo po yung sticker, saka niyo po siya bubutasan sa gitna, and then ilalagay niyo yung sticker valve. Makikita niyo naman po transparent yung sticker valve. So, hindi naapektuhan yung logo niyo. So, yan. Ganyan siya. Okay. So, ayan. Meron naman tayong coffee drip bag. So, ganun ulit, Ate Charlotte. Habang nagpre-prepare ako para sa ating demonstration, baka may mga comments ang ating viewers. Hanap tayo. And yan, marami na tayong na-receive na good comments, Denise. May mga question din tayo, Denise? Pwede na ba tayo sumagot ng mga question? Eto, meron tayong question galing kay Ma'am Azzy Lana. How much po yung ganyang pouch na brown? Ma'am, yung pouch, yung I think yung Pau BKC yung tinatanong niya.
Yung price ng pouch natin, may tatlo tayong sizes nun, ma. Meron tayong 250, 500, and 1 kilo. May price bracketing din tayo. Makikita nyo siya actually sa website namin, ma'am. Ito siya. Makikita nyo yung price. Ito yung price niya, 400, 1,000, and 10,000 pieces. So, ito yung price niya. For 250, 1,238. For 500 grams, 1,287. And for 1 kilo, is 1,471. So, ayun nga. So, ano nga ba ang itsura ng coffee drip bag? So, ganito yung itsura niya, ate. Ayan. So, parang ito yung modern type for coffee machine. Kung matatandaan po natin, ang coffee machine is, kunwari, mag-isa lang po tayo magpo-coffee. Hintayin pa natin magawa yung coffee natin sa galing sa machine. After nyo pong gamitin, huhugasan pa. So, papakita natin kung gano'ng ka-convenient gamitin itong ating coffee drip bag. So, ayan, nailagay na natin yung coffee sa loob, ate. Marami din nagtatanong, paano siya isi-seal? So, any ordinary sealer po pwede. Ang meron tayo dito, ate, is hand sealer. Ito siya. Ayan. So, i-seal natin siya, ate. Ate, natin. So, i-seal natin siya. Isa pa po. So, ayan. Ganun lang po siya kadaling seal. So, ayan. Kung gagamitin nyo na po ang inyong coffee drip bag, ayan, may nakalagay naman pong open here. Ayan, may araw-araw. So, buksan lang po natin. So, ang kailangan lang po natin sa demonstration natin is yung ating coffee drip na may lamang coffee, coffee mug, at ang ating hot water. Ayan. So, ilagay lang po natin. Ganito lang po siya buksan. Hilahin nyo lang po yung dalawang. Tapos, lagay nyo lang po sa mug. Ayan. Tapos, unti-unti lang po natin i-pour yung hot water. Hi! Good afternoon po. Like and share lang po nitong FB Live namin. Like and share po. Lang po. Coffee brew bag po yung price natin for this week. Ayan. Yes po. Ganyan lang po siya kadaling gamitin. Unti-unti lang po yung paglalagay ng hot water. Ayan. So, ganyan lang siya kadali, ate. Bali din sa mga nagtatanong po, ng mga walk-ins, sa inyo yung possible, itanong ng ating viewers. Saan po ba kakasya ang one-piece coffee drip na may lamang kape kapag flat pouch yung gagamitin? Bali, yung parang idea, ate Charlotte, na parang per flavor. Tapos yes. Per piece binibenta. So, sa ganitong size po siya kakasya. Sa ating flat pouch na 9x13 ang supay. Ayan. So, gagamitin natin ngayon, color black. Kung ayaw po nila ng gantong color, marami po siyang available colors. Sa meron tayong craft. White, blue, green, violet, red. Ayan, marami color. So, ayan. Ano ulit ang size niyan, Denise? 9x13. Diyan po kakasya yung one piece na coffee drip na may lamang. So, ayan. So, pang single lang siya, no? Single, ayan. Tapos, any ordinary sealer, seal nyo lang po sa top part. Tapos, dikit nyo na yung sticker nyo, okay na po yun. So, sa mga magtatanong naman, paano naman kaya kung 10 pieces yung kailangan nilagay ko sa loob, tapos gusto ko stand-up pouch? Pwede naman po yun sa size na 15x23. So, sukatin natin siya dito sa ating CPSD 034. Ayan. So, ganito yung itsura niya, blue. Stand-up pouch. Ayan po yung loob. Ayan. So, lagay natin. Ilangin natin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, ayan. So, okay na. Nalagay nyo na po sa loob. And then, ziplock lang po. Ayan. So, ganun po ulit. Kung gusto nyo po na mas okay yung product nyo sa loob, pwede nyo rin siyang i-seal sa top part ng pouch. So, kung ayaw nyo naman po ng medyo dark blue na shade, meron tayong lighter shade, ang ZPSD 057. Ayan. Stand-up pouch din po ito at kasha din po dito yung ating 10 pieces kasi magka-size lang po sila. 15x23. Ayan. So, kung meron tayong coffee drip bag, meron din naman tayong coffee drip bag.
So, yes. Ano ba ang ating coffee dip bag, Ate Charlotte? Ito yung tinatawag natin na mga tea bag. So, papakita ni Ate Charlotte kung ano-ano yung tea bag na binibenta. Meron tayong apat na klase actually. Makikita nyo rin ito sa website namin. Ito yung mga klase ng tea bag namin. Meron kaming TEBG005 nylon. Ang price niya per piece is 3.58. Then, TEBG003 non-woven, 2.96 siya per piece. And, meron din tayong compostable pouch. Ay, compostable tea bag, I'm sorry. 2.35 siya per piece. Then, the last is yung tea bag natin, cotton. 4.02 to. 4.02. So, ayan. Ang actual sample na dala ko po para sa inyo ngayon ay ang ating TEBG003, ang non-woven. So, ayan. Ang laman po nito is ground coffee. Ground coffee po usually. And tea. Mm-hmm. Pwede rin ng tea. So, ayan. Ang next natin, Ate Charlotte, ito na. Ang highlight ng ating yes, bag. Denise. Ang next ay ang ating coffee brew bag. Ayan. So, ito yung latest sa trending po na packaging for coffee. Ito po yung pinamimigay din natin, ano, Denise? Mm-hmm. 10 pieces po. 10 pieces. So, ayun, para sa akin, Ate, kung tayo eh mahilig ba coffee, tapos pupunta tayo sa, yun, mga bilihan, mga coffee, syempre, mas may engganyo tayo nabili ng coffee brew. Kasi bago to sa paningin natin. Diba? Bali, parang very eye-catching siya kasi mag-i-stand out siya kapag katabi yung ibang pouches. Pangalawa, very convenient to use. Mamaya makikita nyo kung paano po siya madaling gamitin. At pangatlo, kung mag-iisip po tayo ng gumawa ng gift set, mas nire-recommend po namin ang aming coffee brew bag kasi ito po ay very presentable at unique. So, Ate, i-demonstrate natin kung paano gamitin ang ating coffee brew bag. So, ayan, nilagay na po namin yung coffee sa loob. Bali, ito po yung parang modern type din for coffee machine kasi may filter na po siya sa loob. Tapos, ayan yung coffee. Ayan, pwede nyo rin pong isil sa top part ng pouch. And isa pa, Ate, kasi syempre, ang coffee machine, sa bahay lang yan. Ilabas ito kasi, kung mahilig tayo mag-coffee and at the same time, mahilig tayo mag-travel, pwede natin dalhin tong pouch with coffee. So, ayan. So, pakita natin kung paano. Kailangan lang natin yung coffee brew bag. Mas convenient siya gamitin, Denise. Mm-hmm. Ang ating hot water ulit. So, ayan, kailangan nyo lang po, yun. So, may arrow dito, may tier here siya. Isan lang po natin. Ayan. Tapos, may ziplock na po siya. Isan lang natin yung ziplock. Ayan. Tapos, ang capacity pa nito, Ate, pakita natin, ha. 300 to 400 ml. So, good for sharing na to. Good for two or more. Kasi yung, kung matatandaan mo, Ate, yung coffee machine, ganun nga, iniintay pa natin magawa yung coffee and then after gamitin, huhugasan. Ito kasi, no need, after mo gamitin, pwede na ito. Tapo na lang. So, ayan, kita nyo po, intayin nyo lang po yung coffee. Ayan, lock-lock po natin gamit ang ziplock. Tapos, pag inumin na po natin, may spout po siya, bubuksan nyo lang po and then pour nyo lang po siya sa mug. So, ayan na, paalala ko ulit, ito yung ating premyo for this week. Bale, pipili po kami ng 3 lucky winners ng coffee brew bag at each winner bibigyan po namin ng 10 pieces free. Yes, napakaswerte talaga ng mananalo today, Denise. Oh, napakaswerte talaga. Lalo na kung nag-i-start pa lang po kayo sa coffee business. Tapos, brew bag pa yung mag-i-start sa coffee business. Sobrang magte-trending na po. So, doon naman po sa mga nagbe-business na gusto nilang i-upgrade at Charlotte. Ayaw na nila ng mga generic pouches. Pwede naman silang magpa-customize pouch. Umpisahan natin sa ating flat pouch. Ayan. Ang sukat nito is 9x13. Ayan. Ito na yung mga customized pouch natin, Denise, customized no? Customized pouch na ito. So, ayan. Kapag 9x13 ang sukat, for sure magkakasya yung one piece na may laman. Yes. So, makikita nyo naman end-to-end yung print niyan. And then, lahat yan, pwede nyo i-customize, specs, size, layout, pwedeng-pwede. At food grade po yung ink niyan. Actually, Ate, hindi talaga natin nire-recommend na magpa-customize sila dun sa 100 pieces lang yung minimum. Kasi, for sure, hindi food grade yung ink na ginagamit dun. So, may possibility na parang humalo yung lasa ng ink dun sa kanilang product or coffee. Mm-hmm. So, syempre, hindi lang po yung baon natin. Flat. Meron tayo pointed base gusseted pouch.
Ayan. So, dark rose. Ayan. Kita niya naman. Ang ganda ng layout niya. Super colorful. Ang ganda niyan, Denise. Pointed base yan. So, kailangan lang siyang lagyan ng laman. Mm. Tapos, okay na. Makakatayo na siya. So, itong ating Cafe Miro black na may valve. Ayan. Front layout. Back layout. Side. Ayan. So, bago mo yung pakilala or pakita yung ibang customized pouch natin, ate. Ang minimum ng ating direct print to the pouch, ang digital is 1,000 pieces lamang po para sa mag-start pa lang ng business. At kung sino po yung mga established na at gusto na ng mas marami pa sa 1,000, ang aming roto is 5,000 pieces. Aming minimum. So, para magka-idea tayo, no, yung digital po namin, may sample pricing po kami at Charlotte. Mm-mm. Ito po yung mga sample price. Actually, nasa website na rin, pero ipapakita na rin ulit namin dito. Ito yung price niya. Ito yung price niya for 1,000, 2,000, 3,000, and so on. Then, meron ulit tayo. Ito. Digital printing to. Digital printing. Ayan. Ito yung price niya. So, makikita nyo kapag ka mas mataas yung minimum na o-orderin nyo, mas bababa yung price. And ito. Ayan. Makikita nyo po ulit lahat ito sa website namin. Search nyo lang, www.entrepouch.com. Ayan. Kung gusto po natin magpa-quote, pupunta lang po kayo sa website namin, www.entrepouch.com. May makikita po kayo doon customized pouch. Click nyo lang po yun, tapos pili po kayo if digital or roto. Pag kinik nyo po yun, request sa quote, and then lalabas po yung form. Kung may hindi po kayo maintindihan na term po doon, pwede po kayong tumawag sa amin or magpa-assist sa amin. Makikita niyo po sa screen ang aming contact numbers. And yun, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook Messenger, which is facebook.com/entrepouch. So, ito pa yung ibang samples natin ng customized pouch. Makikita niyo, ayan, Boss Coffee. Si Boss Coffee. Ayan, gosseted. Ayan. Ayan, makikita niyo, may... Yung ibang nagpapa-customize, walang seat block. Yung iba, meron. So, ayan. Nasa sa inyo po yan kung ano po yung forma ng pouch na gusto nyo. So, ayan. May valve siya. May valve din siya and regular seat block. So, ayan. Flat bottom. Ito din. Ito siya. Walang seat block. Regular seat block. Itong isa, easy seat block. Ayan siya, ayun, sisil na lang sa taas, pull tab to open. No need na kung buksan niyo nasa taas kasi pag bukas niyo po nun, masiplak na siya sa ilalim. So, ayan. Ayan yung itsura niya. Itong isa, ayan, ang ating Mountain Brew. Ayan, gosseted. Ayan. Itong isa, medyo unique siya kasi hindi niya preferred yung built-in valve. Ang pinagawa niya is yung may sticker valve. So, ayan, binutasan po yung pouch, tapos nilagay yung transparent sticker valve. Ang ating Dream Coffee. Ayan. Ito naman, colorful ate. E-cafe. E-cafe. Ayan. Diba? Sobrang gaganda niya. Ayan. Ayan, ate. Yes. So, ayun. Ito na. Sasagot na tayo ng mga questions, ate. Baka yes. Baka mga questions ka nang naipon dyan para sa ate. Mm-hmm. So, ano ba yung mga questions niyo po? Ngayon. Ito, Denise. Galing kay Ma'am Charmaine Santiago. Mm-hmm. Ang sabi niya, di po ba magdadry yung coffee bean dyan? Magdadry? Hindi po siya magdadry. Kasi nga po, actually, hindi siya magdadry eh. Kasi, di ba, pag may valve, dapat lalabas yung gas. So, kapag walang valve, ang possibility is magbablow yung so, yung dry, hindi naman po siya mag-dry. Okay. I-ano ko lang, Denise, ha? Additional ko lang. And yung coffee bean pa, hindi siya magda-dry actually. Kasi yung mga coffee bean, especially yung aluminum, may mga aluminum lining siya sa loob. So, makapal yung material niya. So, mame-maintain yung freshness ng coffee beans. Tsaka usually, ate, kapag may walk-ins tayo, ang nare-recommend talaga natin is yung may aluminum. Yung may aluminum. Kasi, ay, mas mahaba din po yung shelf life. Yes. Then, meron pang isa. Galing kay Ma'am Bianca Ting Jose.
Ang tanong niya is, what is coffee packaging made of? Coffee packaging made of. Meaning ate, materials ba yan? Actually, ito po yung materials for coffee packaging. Meron po tayong may aluminum lining, plastic laminated, kagaya po nito. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito, matte finish, PET laminated ng aluminum. So, pag binuksan nyo po siya, may aluminum lining po siya sa loob. Ayan, okay. So, kapag ayaw nyo naman po ng ganito, ng matte finish, pwede din naman na gloss. So, ayan. Then, ang mga coffee pouches natin din, Denise, is foil lining siya. So, maintain yung freshness na, yung katulad nga na sinabi ko kanina, and yung flavor ng coffee niya inside. So, next question na tayo. Kay Ma'am Mary Joy ulit. Ang question niya, magandang hapon po. Ang question niya, recyclable po ba ang mga pouch niyo? Gaano daw katagal to? Paano recyclable ate? After gamitin, pwede ulit gamitin? Mm. Parang ganun. So, pwede naman po siguro, no? Kasi dry naman ang coffee ate, no? Mm-mm. Liquid yung yes. Nalagay nyo. Hindi niya siya pwedeng gamitin. Oh, depende sa product mo. Pero you can still reuse the pouches since makapal naman ito, then hindi siya agad nasisira. 'Di ba, Denise? Hindi siya agad nasisira kasi may metallized foil material and may aluminum lining. And yun nga, ulitin ko, dry naman kasi ang coffee beans and ground coffee. So, kung yun lamang naman yung ilalagay natin, for sure reusable yung pouches. So, next question, Ate. Okay. For away lang, Denise, ha? Next is galing kay Ma'am Azilana. Okay. I'm reselling drip coffee. What is the available pouch for 5 pieces which is looks cute and affordable? Ma'am, yung looks cute, lahat ng pouches namin cute. Pero may mga sizes po kami dito na dinala. So try natin kung saan size siya po sasakto. So yung 10 pieces natin, nagkasya siya sa 15 by 23. So, try natin siya sa mas maliit na pouch, ate. Yung 13-21, I think, Denise, or yung 12x20. So, 5 pieces, I think, kasha eh. Ito, meron tayong 13-21. Yes, sige, sige. Okay, wait lang po, ah. So, ayan yung itsura niya, glossy gold. So, check natin kung kasha ang ating 5 pieces ng drip na. So, ayan. May laman po yan. Tayin natin. Ayan. 1. 2. 3. 4. 5. Ayan. 5 pieces pa yung nasa loob. Okay. Lock lang natin. Ayan. 5 pieces coffee drip. Seal nyo lang po sa taas. Kung ayaw nyo po ng color gold, marami po kaming colors ng pouches. Type nyo lang po, hanapin nyo lang po sa aming website, www.ntpouch.com. Okay. I think, Denise, yung 12x20 rin is kasha. So, nagkasha. Depende yata sa ibibigay nila. 10 pieces, 15, kung ilan pa po yan. Or kung gusto nyo naman ng flat pouch, pwede nga po kayo mag-message namin sa Facebook Messenger. Tapos, kung may gusto po kayong color, pwede nyo rin pong i-request kung may generic pouch naman po kami. Ganun, pwede naman po. Susukatin na lang po namin siya sa aming showroom, tapos picture na namin, sasend po namin sa inyo. So, ayan. Yes. Ito ulit. Galing ulit kay Ma'am Mary J. Cordero. I'm looking for environmental friendly packaging. What can you suggest? Yung mga craft, yes. Craft pouches po yung usually sinasuggest namin. Parang ganito po. Ganito? Yes. CPSTK 002. Ayan, ulitin namin. So, ang nare-recommend po namin is dapat may foil lining. Yes. Ayan, I think, so, Denise, yung pwede rin yung PAU-BK 010 tsaka yung CPWBK 010. Ayan, yun, may built-in valve. Meron din. Ayan. Pakita natin. Ayan. Ito po yung valve nila. Valve niya. Gusto nyo naman po ng gasotel, yung kaninang dinemo po natin.
Ayan. PAUBK007. PAUBK007. Meron din naman tayong walang gold. Ang ating PAUBK001 to 003. Pointed to, Dennis, no? Pointed po yan. Okay. Yan. Meron din naman po tayong hindi pointed base, square base po siya. So, pwede niyo po siyang i-check sa aming website po. So, next ate. Mm-mm. Galing naman ito kay Ma'am Presi Cruz. Ang tanong niya, advantage crop packaging. So, siguro tinatanong niya yung mga advantages ng packaging natin, crop packaging. Actually, ang advantage niya, nagugustuhan kasi siya, medyo maganda yung crop pouches natin. At yes, kasi eco-friendly kasi, siya. Para tsaka mukha siyang organic thing. Yes. Ganun po siya. Kaya, tama. Napakagandang gamitin po ng ating crop pouches. Mm-mm. And additional sa, ano, Denise, lahat naman ng pouch natin is pwede. So, may foil lining siya. Then, wala siyang window. Then, benefit niya is economical siya. Then, pwede mo siya i-stamp and label. Pwede mo siyang i-stamp and label. Kung hindi sticker yung gamit mo. Yes. Then, ang question ni Ma'am, ayun, si Ma'am Presi Cruz, actually, nasagot na natin to kanina. Yung price daw ng sticker valve. Ma'am, yung price po ng sticker valve, papakita ko na rin. Pakita ko na lang dito, Denise, ha? Ito po yung price ng sticker valve namin, ma'am. As you can see, ito yung price bracket niya. Ang minimum niya is 40 pieces, ma'am. Ang 40 pieces, ang price niya per piece is 5 peso. Yan. Isang sheet ang minimum natin. Yan. Ito yung price niya, 40 pieces, 1,040 and 10,040 pieces. Price bracket po siya para mabili yung discount, much better kung marami po yung bibili natin. Okay, next ate. Ito. Si Ma'am Mary J. Cordero ulit. Are coffee bag valves important? Importante po siya kung lalo-lalo na kung coffee beans po ang inyong product. Ulitin ko po kung ang gagamitin niyo po is ito, paghamping natin ate kasi yung isa with valve, yung yes. Isa wala. Kung yung coffee beans, ilalagay nyo diretso dito sa wala. Kasi nag-emit nga po siya ng carbon dioxide. So, may possibility na pumutok po yung pouch or lumobo siya. Magbo-bloat siya, no? Magbo-bloat yung coffee beans mo. Kung yung with valve, mas safe siya gamitin. Pero kung yun nga, kung naka-rest na po sa sapat na oras yung inyong coffee beans, malamig pwede nyo na po siyang gamitin. Yung walang valve. Then, madami-dami pa tayong question. Denise, ito. Mm-hmm. Thank you po. Maraming salamat po sa nag-like and share. Actually, si Ma'am Mary Joy. Si Ma'am Mary Joy ang maraming question ngayon. Hello, Ma'am. Question niya, it is compostable materials including bulbs? Compostable materials including bulbs? Ako na lang, gusto mo? Yung compostable coffee pouch, meron kasi itong foil, hindi siya nagde-degrade. So, ang tanong niya is, yung coffee bulbs ba natin is compostable? So, I think, hindi po. Yes. Tapos, meron pa tayong question, for a while lang po. Galing naman kay Ma'am Loriyama Busana. Hi, Ma'am. Hello, Ma'am. Ang tanong niya is yung coffee tea bag. Ay, yung tea bag. Yung price daw ng tea bag. Ma'am, ito po yung price ng tea bag. Actually, pinakita na rin natin to kanina. Ipapakita na lang natin ulit. Ito po yung price ng tea bag. Makikita nyo rin po ito sa website namin. Ayan, may price bracketing po kami. 100, 1,000, 10,000. Ito po, meron po kaming non-woven, merong nylon, compostable, and cotton. Ito po yung price niya. Yan. Ordinary sealer po, pwede po sa lahat ng types ng ating tea bag. Okay. Ito, kay Ma'am Alicia Emmanuel. How do you keep coffee fresh after opening? After opening? Mm-mm. Siguro, kung hindi naman siya maggamit lahat. Mm-mm. Lahat naman
lock siya. So, yun. Kung hindi naman po siya magagamit lahat, so, yun. Ilang lang po natin yung lock siya. And as long as naka-seal siya with Ziploc, tapos airtight naman po yung pouch and foil. So, yan. Tatagal po siya. Tatagal. Yes. Yan. Then, kay Ma'am Grace. Kay Ma'am Grace Bertos. Is that biodegradable? Biodegradable. Hindi po siya biodegradable. Yeah. Ang dadagdag ko lang din is yung coffee pouch natin ay may foil lining siya sa loob, so hindi siya biodegradable talaga. Then ito naman. Next natin ang question. Wow, sobrang dami natin viewers, Ate Charlotte. Kaya nga eh, Denise. Aha, thank you po. Like and share lang po kayo, mamaya mamimili kami. Ang coffee brew bag natin. Yes, yes. Yung mga question po dito sa live, mamaya, sasagutin po namin isa-isa lahat. Lahat po yung masasagot po ngayong araw. Yes po. Then, ito. Ang sabi naman nito ni Ma'am Mary Joy, do you offer digital printing with custom sizing? Opo, ma'am. Lahat ng parte ng pouch po, sa inyo pong manggagaling yung decision. From size to layout, to with or without Ziploc, dimension, yun nga, yung size niya. Yes. Yung materials at yung kapal ng pouch. Yun nga po, kung nahihirapan po kayo na mag-decide, pwede po kayong mag-message namin. At tutulungan po namin kayo kung ano po yung maganda para sa inyong product. Ayan. So, next po. Sabi naman ni Ma'am Leslie, how much required purchase pag pre-delivery? Free shipping, ma'am. Kailangan nila po ang total amount purchase is 5,000 pesos and above. Ma-avail po natin yung free shipping within Metro Manila and Cavite area, Visayas and Mindanao. Ayun po. Pero free shipping naman siya nationwide. Yes. Ayan. Worth 5,000 pesos. Worth 5,000 yes. pesos and above. Ayan. Ito naman, si Ma'am Line Carol. Hi, Ma'am Line. Kala ko wala ka na ngayon. Hi, ma'am. Good afternoon. Hi, po. Ito naman yung question ni Ma'am Line. Kapag ba glossy yung pouch, mas mahirap i-customize kasi parang may mga naka-customize is majority matte finish. No, ma'am. Ano siya? Signal naman siya kung mas bet mo yung logo mo na naka-glossy, okay yun. Kung mas bet mo yung logo na naka-matte, okay lang din naman yun. And para i-assist ka, ma'am, pwede po kayong magpunta sa aming showroom. Dito po sa Unit 107, Pearl of the Orient Building. Crossbody Bard Corner, Padre Paura. Yes. Para makita niyo po yung actual niya, kung paano po yung glossy at yung matte. Pakita natin ate ha, para... Mm-hmm. Pag-customize naman kahit ano eh. Kahit anong gusto ng customer siya, eh. Ayan ma'am, yung, ganito yung magiging itsura ma'am, pag glossy. Ganito siya, pag matte. Ayan. Kung saan mo mag-stand out yung logo niyo, okay lang naman po yun. Wala po yung pass. Ayan yung mas maano sa kanilang dalawa. So, ayan. Next po. Yes, for a while lang po ah. Ito, si Ma'am Azilana. Okay lang if I order one particular pouch, 100 pieces. Pre-delivery na ba yun? Hindi siya pre-delivery, ma'am. Kasi kailangan talaga 5,000 pesos yung ating, para mabig yung ating free shipping. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Pero, malay niyo, ma'am, after po nung trial order niyo na 100 pieces, bulto na po yung mabili nyo, umabot na siya sa 5,000, makaka-avail na po kayo ng free shipping. Mm-mm. Ito, may, ito na yung last question natin. Kay galing kay Ma'am Mary Ann De Polonio, What is the function of the one-way valve in the coffee pouches? Ayun, ulitin ko ma'am, bali ayan, ito po yung valve natin. Di ba po one-way valve siya? So yung hangin po sa loob ng pouch is hindi, nakakalabas siya. Mm-mm. Tapos yung hangin sa labas is hindi po nakakapasok sa loob. Yung coffee beans kasi natin ma'am, nag-e-emit yan ng carbon dioxide. So kung ang gagamitin nyo talaga is yung walang valve, tapos parang hindi naman nakarest yung coffee beans nyo, diretso agad sa pouch. Ang possibility niya is puputok yung pouch or lulobo siya. So mas maganda talaga is yung may one-way valve. Para nakakalabas yung hangin niya inside. Kailangan yes. Okay.
Yan, yan. May question pa tayo, mga Denise. Wait lang, ha? Sige. Maganda sumagot ngayon, ate, kasi napakadaming interested sa ating topic. Yes. Ito, galing kay Sir Julius De Los Santos. Glossy po ba ang stand-up full black nyo? Full black? Alin kaya yun? I think, ito. Mat? Hindi. Mat, no? Mat po ito. Pero meron tayong glossy type yes. na black. Ayan, pwede po kayong mag-message ngayon sa aming Facebook Messenger para masend po sa inyo yung actual picture ng glossy touch namin. Na black. ZPST017 yan, Denise, opo, no? Mat po ito. Ayan. Okay. Okay. So, ayan. So, sa mga questions po na hindi namin masasagot, huwag po kayo mag-alala po, magsasagot po kami within the day. Tapos, yun nga, pwede po kayong tumawag sa aming phone numbers. Mm-hmm. Hotline, nandito naman po. And then, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook, which is facebook.com/entrepouch. Kung meron naman po kayong gusto ipa-demonstrate pa po sa amin, or gusto po pong ipa-topic, or gusto po pong ipa-explain, para mas maging maganda po yung inyong packaging or magkaroon po tayo ng mas magandang ideas, pwede naman po kayong mag-share po sa amin ng ideas. Type nyo lang po sa aming comment section. So, ngayong linggo, sana po natulungan po namin kayo ni Ate Charlotte at sana makapili po kayo ng the best packaging para sa inyong po. Okay. So, yun lang po. Magandang hapon. Marami pong salamat. Bye-bye. Bye-bye.